Ang 82 taong gulang na retirado na minsang nagbayad ng $20 million para bisitahin ang space station ng Russia ay nag-sign up lang para sumakay sa Starship ni Elon Musk. Si Dennis Tito ay naging unang turista sa kalawakan sa buong mundo noong 2001. Ngayon ay muli siyang pupunta sa kalawakan at dadalhin ang kanyang asawa. Si Tito ang pangalawang bilyonaryo na nagpareserba ng Starship para sa paglipad sa paligid ng buwan. Inanunsyo ng Japanese fashion tycoon na si Yasuke Maezawa noong 2018 na bibili siya ng isang buong flight para makasama siya ng 8 o higit pang iba, mas mabuti ang mga artista. Ang dalawang lalaki ay parehong lumipad sa istasyon ng kalawakan, mula sa Kazakhstan sa ibabaw ng mga rocket ng Russia, 20 taon ang pagitan. Sinimulan ni Tito ang turismo sa kalawakan noong 2001, na naging unang tao na nagbabayad ng kanyang sariling paraan sa kalawakan at sinasalungat ang NASA sa proseso. Ang ahensya ng kalawakan ng US ay ayaw ng isang sightseer na tumitambay habang ginagawa ang istasyon. Ngunit kailangan ng Russian Space Agency ang pera at, sa tulong ng US-based Space Adventures, naglunsad ng isang string ng mayayamang kliyente sa istasyon sa pamamagitan ng 2000s at, isang taon lamang ang nakalipas, si Maezawa. Ang unang pribadong astronaut na lumipad sa International Space Station ay nagpaplanong bumalik sa kalawakan sa isang paglalakbay sa paligid ng buwan sa SpaceX's Starship kasama ang kanyang asawa at hanggang sa 10 iba pang tao. Inanunsyo ng SpaceX noong 12 ng Oktubre na nagbebenta ito ng mga tiket kina Dennis at Akiko Tito para sa magiging pangalawang crewed Starship mission sa paligid ng buwan. Ang dalawa ang una sa kasing dami ng 12 katao na pupunta sa misyon na iyon, na ang schedule ay hindi malinaw. Ang misyon, gaya ng kasalukuyang idinisenyo, ay kinabibilangan ng isang Starship na inilunsad sa mababang orbit ng Earth na magtatagpo sa isang depo. Isa pang Starship na ang mga tangke ay mapupuno ng propellant mula sa mga karagdagang paglulunsad ng Starship. Kapag napuno na ang mga tangke ng Starship na nakagapos sa buwan, papaganahin nito ang mga makina nito sa isang circumlunar trajectory, isang figure 8 na dadalhin ito sa paligid ng buwan at sa loob ng 200 kilometro mula sa ibabaw nito bago bumalik sa Earth. Ang buong misyon ay aabot ng humigit kumulang 1 linggo, kabilang ang 3 araw sa bawat daan patungo sa buwan at pabalik. Ang paglipad ay magiging isang pagbabalik sa kalawakan para sa 82 taong gulang na si Dennis Tito, na lumipad sa isang Soyuz spacecraft patungo sa ISS noong Abril taong 2001 bilang ang unang pribadong astronaut na bumisita sa istasyon at ang unang nagbabayad ng kanyang sariling paraan sa kalawakan. Siya ay gumugol ng 8 araw sa kalawakan bago bumalik sa Earth sa isa pang Soyuz. Sa mga taon pagkatapos ng paglipad, sinabi ni Tito na wala siyang interes na bumalik sa kalawakan. Ngunit sa isang tawag sa mga mamamahayag ay ipinaliwanag iyon na nagbago habang sinusundan niya ang pag-unlad ng SpaceX. Sa paglipas ng panahon, ang pagmamasid sa mga pag-unlad ng SpaceX at kung ano ang kanilang ginagawa ay nabighani sa akin, sabi niya. Ang mga unang talakayan sa SpaceX tungkol sa isang paglipad ay naganap mahigit 1 taon na ang nakalipas, aniya. Sa oras na iyon, naalala niya ang mga opisyal ng kumpanya na nagtanong sa kanya kung interesado siyang bumalik sa kalawakan. At sinabi niya na hindi siya interesado sa isang paglalakbay pabalik sa ISS o iba pang orbital flight. Ngunit magiging interesado akong pumunta sa buwan, sabi niya. At pagkatapos ay tumingin ako kay Akiko, at nagkaroon kami ng konting eye contact, at sinabi niya, oo, ako rin.
at doon nagsimula ang lahat. Sinabi ni Akiko Tito, isang inhinyero, piloto at mamumuhunan sa real estate, na ang paglipad ay tumutupad ng interes sa kalawakan mula pa noong kanyang pagkabata. Ang misyon na ito ay ang una sa marami na tutulong sa sangkatauhan na maging multi-planetary at labis akong ikinararangal na maging bahagi nito. Aniya sa tawag.